Yun, so nandito kami ngayon sa ano, yan, sa Pinandayagan Falls. Dito yung gaganapin yung kasal ng isang ano, kaibigan namin na Muslim. So ang mapapangasawa niya, yun, Kristiyana. Tingnan natin kung ano ang ano. Ito kasi ang pinakamaganda rito. Lahat yan mga Muslim. Yan. So ang Kristiyano lang rito ako. At siya, yung kaibigan ko, estudyante ko rin, si Tiday Midit. Yan. Kaming dalawa lang Kristiyano rito ng kasama galing Naga. So, kaya ang gagawin namin, saksihan yung kasal ng Kristiyano at Muslim, Para, kasi, wala naman talagang pinipiling reliyon, eh, kasi pag nagmamahalan, ganun naman talaga. Ayan. Ayan. Lahat nandito pa kami. Nagbabayad ng entrance fee. Yun. Papasok lang namin. Yan. Diyan nga lang ko. Aka na. Iba, nandiyan pa sa labas. Punta tayo dun sa cottage ng ano, inirentahan nila. A few moments later. Sila yung mga nauna, sila yung mga ship cook rito. Yan, mga kapatid rin Muslim yan. Yung iba, kapamilya, kaibigan ng lalaking Muslim. Kaya, nauna sila rito para mag-prepare ng handa. Yan. So, yung babae, wala pa yung Christian. Yan. Makikita nyo, karamihan talaga rito, mga kapatid na Muslim. Yan, sila. Yan. Tapos, yan si Gonzawi. Bukod dyan, dumarating na yung pamilya ng babae. Ayan, mga kanta doon, mga Muslim yan. Tapos ito ang lalakad. Mga Muslim yan. Tapos yung nakaupo ron. Ayan, sa likod namin yung mga naka-best record. Ayan, sila Muslim. Halos karamihan dito, mga Muslim talaga. Dito natin makikita yung ano, dito natin makikita yung sinasabi. Wala sa reliyon yung tunay na pagmamahal. Siyempre, yung lalaki Muslim, yung babae Christian. Siyempre, darating yung time na magiging Muslim na rin yung babae. Siyempre, nasa pag-uusap naman yun. Kasi yun ang tradisyon nila eh. Hindi kasi tayo pwedeng pumasok dun sa ano. Hindi kasi tayo pwedeng pumasok dun sa babae. Kasi ano na yun, tradisyon na yun eh. Kailangan mga babae rin ang papasok din eh. Papasok ang nandun dapat. Kaya antay natin yung kasal ng lalaki. Kasi lalaki lang talaga pinakasal. Nakikita nyo yung sa una kong video. Ganun yun. Kaya pansinin nyo, hindi sila babae at lalaki nakasal. Actually, yung nan-ama at yung lalaking makapangasawa ng anak ng babae, ng anak ng lalaki, ng tatay. Yun ang ano nila. Ito kasi yung tradisyon nila. Hindi ka kahit hindi ka mag-anak, talagang pagdating sa kasalan, anak sila, tulong-tulong talaga. Parang sa Kristiyano rin, pamilya ng lalaki, yung gagawa ng lahat, para sa ano, siguro, depende naman sa pag-uusap, yung parpamilya, kung may ang pagtulong-tulong talaga, yung mga ganap na kasalan. A few moments later. Yan, magsisimula na sila, sisimula na yung ano, seremonya ng kasal. Kaya tinatawag na tayo. Makikita natin yung kung ano talaga yun. Maraming mga kapatid sa inyo, mga kuya.
Patrick Bibo. Baru yang kita gebos. Kapotin saya. Mga kapotin ko sa palintayan Islam. At sa mga kapotin natin sa Christian community. At sa Panginoon Christian na magandang mga sa inyo. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, napakagandang okasyon tong dinaluan natin. Yan yung tatay ng babae, ng mga pangasawa ni Hamza, ng mga kaibigan. Hamza. Si Amin po, Amin Sultan. Ano po? Kapatid, maaari po, dito po kayo sa magpunga po kamo. Importante po kamo doon. At saka si ano mo, itong magiging ano mo. Yan po, si Brother Amin Sultan. Yan po ang tatay ni Hamza. Yan po. Yan po. Ha? Di ba, guwapo? Kamukha ng anak niya. Ang pagsasuhanan ng ating kapatid na asawa ni Brother Hamza. Alhamdulillah, inisyaitan ang rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wabihi nasta'in wa alayhi natawakkal. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo nawa ang kapayapaan, habag, kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa aming mga kapatid sa pananampalataya, lalong-lalo na sa kapatid natin na taga rito ay magandang umaga. Ang isang kasal, isa ito sa mga gawain ng Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan. Dito, binibigyan ng biyaya ang mag-asawa. Dahil rin dito, binibigay sa kanila ang habag at kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito minamadali una sa lahat dahil para maiwasan ang paggawa ng kasalanan. Dahil bilang Muslim, malaking kasalanan ang pagsasama ng isang babae at lalaki na hindi pa sila kasal. At dahil rin dito, papasaksihin ang babae bilang pagtanggap niya unang-una sa Allah. Dahil sa aming mga Muslim, dapat lahat ng ginagawa namin ay inaalay namin sa nag-iisang Diyos ang Allah subhanahu wa ta'ala. So bago namin ang kasal, sila ay magsasaksi ang babae na walang dapat siyang ibang sambahin maliban si Allah subhanahu wa ta'ala at tinatanggap niya ang Islam. So, sige sister, tayo pa. Tapos lang. Itong pagtayo niya o pagsaksi niya ay pagpapakita ito na ang tanging sasambahin lamang niya una si Allah subhanahu wa ta'ala. At ikalawa, ibig sabihin ng pagsamba ng ikalawa ay ang ikalawang susundin niya ay ang kanyang may bahay o asawa. So, sige sister, magsasaksi ka. Ang sasabihin niya muna ay yung sa wikang Arabic at ita-translate natin para maintindihan ng lahat. So, ashhadu. Sige, repeat after me. Allah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illa. Allah. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Rasulu. Allah. Ashhadu. Anna. Isa. Bin. Maryam. Rasulullah. Allah.
Ashhadu anna nara hakun wal jannah hakun. So itatranslate po natin, no? Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Ako ay sumasaksi. Walang ibang dapat sambahin. Walang ibang dapat sambahin. Maliban kay? Maliban kay. Ako. At ako ay sumasaksi. At ako ay sumasaksi. Na si Propeta Muhammad. Na si Propeta Muhammad. Ay suko. Ay suko. At alipin. At alipin. Ni ako. Ni ako. At ako ay sumasaksi. At ako ay sumasaksi. Na si Jesus. Na si Jesus. Na anak ni Maria. Na anak ni Maria ay isang suko, ay isang suko ni Ama, ni Ama. At ako ay sumasaksi, at ako ay sumasaksi ang paraiso, ang paraiso ay totoo, ay totoo. At ako ay sumasaksi, at ako ay sumasaksi na ang impyerno, na ang impyerno ay totoo, ay totoo. So alhamdulillah, isa kaya Islam. Sa Islam po, ang pagpapakasal may tatlong kondisyon. Una, dapat maibigay ng lalaki ang tinatawag na dowry. Ang dowry po sa Islam ay hindi ibig sabihin yung lahat ng kayamanan mo. Ibibigay mo ito bilang pagrespeto, paggalang sa babae at sa pamilya. So sa madaling salita, magbibigay siya ng tinatawag na bigay kaya. Bigay kaya o dowry. Ikalawang kondisyon na dapat magampanan ng lalaki sa pagpapakasal. Kailangan niya ng witness. Kailangan niya ng saksi. Dahil sa Islam, ang pagpapakasal ay kailangan unang-una ng saksi. Lalong-lalo na sa mga kapatid sa Islam. Dahil ang pagkakasal, mga kapatid, ay bilang pagpapakita na si babae o kaya si lalaki ay nagkaisa alang-alang lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ikatlo, ay kailangan matanggap ng lalaki ang pagbibigay palad ng kanyang anak. Yung tinatawag na oo, tinatanggap ko. Siti Asya. Si Siti Asya na anak ni Sir, ang kong pangalan ni Luis. So, bakit namin binabanggit ang pangalan ng tatay? Bilang pagpapakita na ang anak ni Sir Luis ay ibinibigay niya ng buong buo sa kay Hamza. At si Hamza naman ay tatanggapin niya ito bilang isang kabiyak niya at aalagaan niya ito hanggang sa buong buhay. So, please, mo ang hindi niya saksi. Mama. Sino yung gustong sumaksi? Punta naman dito. Para mag-umpisa natin ang kasal. So, atalas mo na para makabilo. At tapos muna tayo para makita ng sa'yo ba yun. Kapatid, dito kayo. Kapatid, huwag niyong ano, huwag niyong marami. Ang pagpapakita ng ganito ay bilang pagsasaksi upang masaksihan ng lahat na si tatay ay ibibigay niya ang kanyang anak bilang asawa ni Hamza. So babanggitin ko muna ang ilan sa mga talata sa Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O sangkatauhan, matakot kayo sa inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa, si Adan.
At mula sa kanya ay nilikha ang kanyang asawa na si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay naglitawan o nagkalat ang maraming mga kalalakihan at kababaihan. At matakot kayo sa Allah na siyang hinihingan ninyo sa pamamagitan niya ng inyong mga karapatan. At magbigay kayo ng pitagan at paggalang sa ugnayang pamag-anakan ng mga sinapupunan. Katotohanan ang Allah ay lagi nang nagmamasid sa inyo. At sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'shara shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu adaddu lil basad wa ahsanu lil farj." Ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang lahat ng mga kalalakihan, lalo-lalo na ang mga binata na mag-asawa, dahil ito ay mas nagbibigay proteksyon sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan. At dahil rin sa kasal ay binibigyan niya ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang papatawaran at mailayo sa mga paggawa ng kasalanan at hindi ka nais-nais. So ganito po, ano, sasabihin mo, tay, tinatanggap mo ba? Sabi mo po, mic nga. Sige, sabihin mo po, tay, ano, ulitin mo lang, ha? Tinatanggap mo ba? Tinatanggap mo ba? Ang aking anak. Ang aking anak. Na si Liza. Na si Liza. City Asia. City? City Asia. Bilang iyong asawa. Bilang iyong asawa. At aalagaan. At aalagaan. At pamahalin. At pamahalin. Habang buhay. Habang buhay. Ulitin mo, tatlong beses po, tay. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? Si Liza. Si Liza. Na City Asia. City Asia. Bilang iyong asawa. Mamahalin. At aalagaan. At aalagaan. Habang buhay. Habang buhay. Last na po. Tatanggapin mo ba? Tatanggapin mo ba? Si Liza. Si Liza. City Asia. City. City Asia. Bilang iyong asawa. Bilang iyong asawa. Mamahalin. At mamahalin. Aalagaan. At aalagaan. Habang buhay. Habang buhay. Sabihin mo, radito. Radito. Hindi, siya na po. Radito. Dito. Makabinto. Makabinto. Oo. Oo. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. At nalulugod ako. At nalulugod ako. Bilang asawa. Bilang asawa. Si Liza. Si Liza. City Asia. City Asia. At mamahalin ko. Mamahalin ko. At aalagaan ko. At aalagaan ko. Ang buong buhay ko. Buong buhay ko. Oo. Oo. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Si City Asia. City Asia. Bilang aking asawa. Bilang aking asawa. At mamahalin. Mamahalin. At aalagaan. At aalagaan. Habang buhay. Habang buhay. Ulitin last. Oo. Oo. Tinatanggap ko. Tinatanggap ko. Si City Asia. City Asia. Bilang aking asawa. Bilang aking asawa. Mamahalin. Mamahalin. Aalagaan. Aalagaan. Habang buhay. Habang buhay. So tapos na po. Alhamdulillah. Wow.